Kamusta mga biyahero? Galing nga pala kami sa Manila. At currently, nasa Batangas Pier kami, pasakay kami ng barko, pauwi kami sa Calapan City. Ang barkong sasakyan natin ngayon ay hindi naman siya ganun kaganda at hindi naman siya ganun kabago. Pero napaka-komportable ng barkong to. Ito ang Starlight Annapolis. Actually, kung magagaling ka sa Batangas Passenger Holding Terminal at sasakay ka sa Starlight, medyo malayo-layo yung lalakarin mo. Kasi nasa kabilang dulo sila ng pier, na dun sila nakadak. Unlike sa Montenegro and yung mga Oceanjet and Fastcat, nasa harap lang sila mismo ng passengers terminal. Unlike sa Starlight, minsan kasi sinapsapay nakadulo pa sila, so malayo ang lalakarin mo. At ito nga, paakit na kami sa taas ng barko. Punong-puno yung barkong to. May mga private na sasakyan at syempre cargo at meron din bus na Ceres. Papunta yata ang San Jose yun, Orient, Occidental Mindoro. Medyo may kasikipan yung daan niya pataas. Medyo hindi kasya ang dalawang tao. Kailangan yung tumagalid parehas. At medyo matalik yung hagdan. May tatlong palapag nga pala tong barkong to. Ang pinakababa nga pala is yung cardiac area. Nandun lahat ng sasakyan ng mga pasahero kahit yung mga cargo. Sa pangalawang palapag naman, nandun yung pinakakanti nila at merong mga higaan doon sa pangalawang palapag. Ito yung pangalawang palapag niya. At yung pataas na yan, nandyan papunta yung pangatlong palapag. Yung pintuang yan, dyan papunta yung pinakakantin. At sa pangatlong palapag, malaki siya. May mga higaan, madami siya. Pwede kang mahiga at matulog buong biyahe kung medyo antukin ka sa biyahe. At napakalamig sa lugar na to. Dyan nga pala kami pumesto malapit sa taas sa may gilid para kitang-kita mo yung pinaka-views. Hindi kagaya ng ibang barko na maganda yung mga higaan nila. Ito, sakto lang naman. Komportable din. At walang surot kahit papano. At nakausap ko nga pala yung isang crew dito. Sabi niya sa akin, yung barkong to pala is 42 years old na. So matanda pa sa akin itong barkong to. At ito, pangalan ng barkong to is Princess Kulin noong 2010. At yung unang-una niyang pangalan is Todat Sumaru noong year 2000. At kagaya ng ibang mga roro sa Pilipinas, ang barkong to is gawa sa Japan. Sa Japan siya nanggaling. Mas nilalang dito sa Pilipinas. Yung barkong to nga pala is merong habang 63 meters at may lapad na 14 meters. Kung ako ang tatanungin sa CR nito is okay din naman. Malinis din, merong urinals, may bidet at may flush din siya. So komportable ka magpupupo dyan. Maganda din yung kantin ng barkong to. Aircon siya at medyo cozy, marami din siyang upuan. Kung hindi mo trip maghintay sa labas, mahanginan or mahamugan ng tubig dagat. So dito ka sa loob kasi aircon to at sarado siya. Pwede ka namang tumambay sa loob nito, yung iba kasi dito nakatambay yun. Medyo pricey nga lang yung price ng mga pagkain dito. Kaya ang tip ko sa inyo, magbawa na lang kayo ng snacks nyo. 2.5 hours lang naman yung biyahe papuntang Calapan mula Batangas Pier and vice versa. So lalabas tayo ngayon. Mag-iikot tayo sa buong barko. Napakakalmado ng dagat at napakaganda ng biyahe niya kasi napakalamig. Hindi siya ganun kainit. Tara, samahan niyo ako, libutin natin yung barko. Pati yung mga nakapaligid na isla na madadaanan natin. Tingnan din natin kung paano aalis yung barko sa pagkakadak niya or pagkakatali niya din sa pinaka-pier. Yun yung isa sa mga exciting na part. Papunta tayo ngayon sa likod ng barko para makiusyoso dun sa ginagawa ng mga crew ng barko. Tara, samahan niyo ako buong biyahe na to. Parehas. Senya at saka...